Good day po sa lahat. Welcome po sa Rich Dad PH. Ako po si Max, isang Forex enthusiast. And this video is all about how traders analyze the Forex market. Mahalaga po ang topic po natin ngayon dahil dito natin malalaman kung ano po yung sistema na ma-analyze ang financial market or sabihin na natin yung forex market. Pero bago po natin pag-usapan yan, nais ko po munang mag-advertise ng konti. At ngayon po ang nakikita po ninyo ay ang ating Facebook page ng Rich Dad PH. At kung napanood niyo yung mga previous video, most probably makikita ninyo na nagbago na yung ating cover photo sa ating Facebook page. May makikita na kayo ditong bull at bear. May bata po rito. Sabi niya, register here for free. So, i-click mo ito. Kung ikaw ay first time na nakapanood ng video na ito, i-click mo ito para mag-sign up po ng libre. Sabi nga dito, free. So, free po ang mag-sign up sa ating community para po kayo magkaroon ng account sa ating broker. So, halimbawa, kung baguhan ka pa, click mo yung sign up. At kayo po ay dadalhin sa website po ng ating broker para kayo ay mag-register. Sabi ko nga, libre po ang mag-register. Meron po tayong video paano po mag-sign up or paano po mag-open ng account sa ating broker, which is ang broker po natin ay FX Primus. So, ayan po yung logo ng FX Primus. So, ganun lang po. Meron po tayong video. May link po tayo dyan sa baba ng ating video sa may description. Pwede nyo pong i-click yun at sundan yung ating procedure sa pag-sign up sa ating broker. At dun naman po sa mga nag-sign up na, huwag nyo pong sayangin yung pag-sign up po ninyo. Kasi ang dami po talagang nag-sign up. Yun nga lang, hanggang sign up lang, hindi nila tinatapos. Again, libre po ang ating account. May video din tayo na ginawa kung ano yung advantage kung active po yung account natin. Hindi yung basta lang tayo nag-sign up. Kasi usually, kapag nag-sign up ka lang, normally, pending po yung account na yon. To prove you na hindi nyo kailangan mag-fund or magbayad para maging active ang account ninyo, ay i-open ko po yung aking ginawang bagong account, trading account, to prove to you na ang pag-sign up po natin sa ating broker ay talagang totally libre siya. At again, para makita nyo rin kung ano yung mga advantage bilang isang trader ng broker natin na FX Primus. So, halimbawa, kung pupunta po ako doon sa aking dashboard or aking account, so type lang po natin account.fxprimus. So, ayan po, kung napapansin po ninyo, meron po dyan, no, account.fxprimus.com. Kahit wala na pong lagyan ng ano, hindi nyo na kailangan lagyan ng /en. So, kung tutusin, ano, diretso na po yan sa member area login. So, i-click po natin. So, ito po yung, ano, ito po yung pag-sign up natin papunta doon sa ating dashboard. Ito po yung isa kong account. At sabi ko nga, i-prove ko sa inyo na meron pa po akong isang account na wala pa pong fund. So, yung pangalan ko po doon na ni-register ko ay Max Forex. At meron po akong password, the separate password. Click po natin yung login. At ayan, na-open na po. So, never lang. Hindi ko lang i-save yung password, no? Kasi for security purposes. Okay, so never save your password. Kasi hindi po, ano yun, hindi po safe yun. Napakahalaga po talaga na kayo lang yung nakakaalam ng password ninyo. Lalo na po dito sa ating dashboard. Kasi unang-una, andito po kasi yung pera natin. Pwede po kasi tayo mag-transfer ng pera papunta sa ibang mga account. Okay? So now, again, ito yung pangalawa kong trading account. Kung I don't know kung napapansin niyo yung mga previous user ID ko. So ito yung user ID ko. Okay? Kung napapansin po ninyo, ayan po, active po siya. Active po ang account ko. At individual account, tapos, you know, wala pa akong MT4 ID.
kasi unang-una wala pa naman akong fund. Kaya kung titingnan po ninyo, zero po yung nakalagay dito. Okay? So kapag mag-fund na po ako, i-click ko po yan, fund my account now, or dito ako sa fund account. So ayan o, active, walang pera. So ibig sabihin, hindi kayo dapat ano matakot na gawing active po ito. Ano, paghirapan niyo po na gawing active itong account niyo, kasi sabi ko nga sa previous video ko, yan po yung advantage. Mabubuo po yung menu ng inyong dashboard at ma-access po ninyo especially itong educational section, kasi may video tutorial po tayo dito eh. At kung tutusin talaga, andito yung ano eh, andito na yung mga videos na kailangan ninyong matutunan ang forex trading. So sikapin niyo po na ma-active po yung account niyo. Para sa ganun, yung mga videos na gagawin ko pa in the near future ay parang review niyo na lang. Kasi kahit paano napanood niyo na ito. Pwede rin, kung bawa may napanood na kayo dito sa forex trading ito, tapos hindi niyo naintindihan, pwede niyo i-call ang aking attention. Ano po ba yung sinasabi doon sa market analysis? Ano po ba yung sinasabi doon sa trading psychology? Ano ba yung nasa forex strategies? Bakit ganito yung sinabi niya? So, ibig sabihin, kahit paano, in my case, mas madali na lang yon. Kasi, sabihin na lang po natin na iba na yung level ng questions ninyo. Hindi na yung, paano po ba mag-sign up? Paano po ba yung, paano po ba mag-add ng indicator? Hindi na mga ganun yung mga questions ninyo. Kasi, napanood nyo na ito. Basically, napaka-advanced na nga nito eh. So, hopefully po, doon po sa mga nag-sign up, nananawagan po ako sa inyo, sikapin nyo po maging active ang inyong dashboard or inyong trading account. At napakahalaga po talaga. Ngayon, kung sakali pong kayo po ay nag-sign up, i-PM nyo po sa akin or i-post nyo po ito. Bawa, gusto nyo itong gawa ng screenshot. Screenshot niyo yan at i-post niyo po doon sa ating community, yung Rich Dad Trading Community. So ayan po, may 396 members. So ayan po, Rich Dad Trading Community, mayroong 396 members. Of course, syempre hindi naman lahat active yan, hindi po lahat traders yan. Kaya parang marami pero konti lang po yan. Ngayon, halimbawa dito sa ating community, may nag-post dito ng ayan o, regards kay kay Annalisa, nasa po siya? Nasa Jordan. Hello sa iyo. Pinost niya yung mentoring ko sa kanya. Thank you sa pag-post. At welcome po sa bagong member natin, si Miss Bella. Nasa po siya ngayon? Nasa Bataan. Ito si Nathan. Nasa siya? Nasa Saudi. Damam yata. Tapos, sana ba yun? May pinost si ito. Welcome back, Samir. Si Samir po is nasa Singapore po siya. I think nasa Batangas siya ngayon. Nagbakasyon. Okay. Sana ba yung pinost ni Nathan? Ito si JM. I think nasa ibang bansa din ito eh. Bahrain po yata. Nasa Bahrain si JM. Okay, so marami pong salamat no doon po sa mga nagpo-post dito, sa nagsishare ng comment, nagpa-participate sa ating mga discussion. Marami pong salamat. Especially ito si Noel Pereiras. Ito yung ngayon is naka-robot na po siya ngayon eh. Siya yung isa sa mga trader ng ating RoboMax na robot. Okay? Sana ba 'yon? Ito. Ito si Nathan. So ayun 'no. Nag-post siya doon sa kanyang active na account. So huwag po kayong matakot
na i-post yung user ID ninyo. Hindi naman po mananakaw yan. At syempre, kahit na may user ID, iba rin naman yung login name. So talagang totally hindi mananakaw yan. Sayo yan. At yan po yung reference po natin na kayo po ay nakapag-sign up na sa ating broker. So ganun lang po. Huwag po kayong matakot dahil napakalaking advantage po talaga na kayo po ay mayroong active account sa ating broker na FX Primus. Okay, so log out ko po muna ito at back to our let's go back to our topic, which is yung how traders analyze the forex market. Okay, so mahalaga po na malaman natin yung sistema kung paano po natin dapat i-analyze ang financial market. Normally, may dalawang school of thought na tinatawag kung paano ina-analyze ang financial market. The first one is fundamental analysis. Then the other one is technical analysis. So magkaiba po talaga ang dalawang 'yan. Pag sinabing fundamental analysis, ang tawag po sa iyo, kung ikaw ay isang trader at ginagamit mo ay fundamental analysis, ang tawag po sa iyo ay fundamentalist. Okay? Ngayon, kapag technical analysis naman yung approach mo, ang tawag sa iyo ay market technician or technical analyst. So, pero ang mahalaga doon, whatever your approach sa ating pag-analyze ng ating trading, ay ang mahalaga doon is profitable ka. Parang driving yan eh. We might be driving the same car, but we have so many ways or different driving skills. Ika nga, kanya-kanya tayo ng paraan ng pag-drive para makarating tayo from point A to point B. So, sabihin na lang po natin na ganun. Kasi we really could compare forex trading sa driving. Kasi if we are driving, parang nagmamanage tayo ng fund. Nagmamanage tayo ng ating equity. Ngayon, para paano natin i-manage yun? So, we are using fundamental analysis or and technical analysis. So, sa driving naman, we are using sa ating pagda-drive, we are using indicators like doon sa ating dashboard, titingnan natin yung speed natin, temperature ng engine, titingin tayo sa side mirror, i-on natin yung signal light, meron tayong horn. So, parang ganon. Parang ganon na na sistema. Ngayon, we will have to discuss a little bit on the fundamental analysis. Kasi, syempre, yun ang topic natin eh. Yung how traders analyze. Now, kapag sinabi nating fundamental analysis, they are more on, sabihin na po natin, yung analysis po nila ay nag-i-involve po ng mga characteristics ng isang bansa. Sabihin na lang po natin yung GDP or Gross Domestic Product. Meron din tayong tinatawag na CPI or Consumer Price Index. Meron pang yung about yung non-farm payroll. So, yun yung mga isa sa mga, sabihin na lang natin na indicator din ng mga fundamental analyst or fundamentalist. Pero basically, kapag sinabi nating fundamentalist, normally these people are very particular on the economic calendar. So para malaman natin ang ating economic calendar, of course na-i-discuss ko na ito noon, pero for the sake of this tutorial, i-discuss pa rin natin. Open natin yung investing.com. So again, ito po yung link ng economic calendar, investing.com/economic-calendar. So yan po yung economic calendar. Ngayon, yung mga fundamentalists normally
dito sila tumitingin. If today is Friday, so ito yung nangyayari ngayon. Ah, ito pala, hindi ko napansin, may date pala rito. Okay, so Friday, January 13, 2017. So dito actually may nilagay akong filter. I don't know kung naiano ko na ito sa ano no, naiano ko na na. I don't remember kung naituro ko na yung paano mag-filter. But anyway, dito sa right side, meron po tayong filters. Pag i-click po natin yan, ma-open po yan. Ang sa akin kasi, yung naka-check, yung para sa akin is mahalaga lang na countries or currency. So, halimbawa, Australia, naka-check yan, Japan, Canada, China, kasi superpower na yan China eh, kaya kasama na yan. Switzerland, New Zealand, UK, US, Eurozone, which is yung Euro, France, Germany, kasi isa mga countries yan na mahalaga sa part ng Europe. At dito sa baba, naka-check lahat yan yung category. At yung importance naman, naka-check po yung dalawang bull na head at tatlong bull na head. So, ibig sabihin yan, kapag 3 bulls is napaka-significant na news yan. Tapos kapag na-check na po yan, i-click nyo lang po yung apply para po mapifilter po yung economic news nung araw na yon. And of course, you could select even the, ano, the for tomorrow, to happen tomorrow, for this week, or for the following week, or ano nangyari yesterday. So ganun siya. Ganun kaganda itong ano, itong economic calendar natin. Nag-customize po natin siya. Ngayon, dito sila tumitingin, no, yung mga fundamentalist, at tinitingnan nila kung ano yung possible na mangyayari. Kasi normally, itong nasa taas, kung napapansin nyo, may line po dyan. Itong line na to, ibig sabihin yan, yung line na yan, mula rito pataas, tapos na po yan. Nangyari na po yan. So, by the way, sinet ko po ito. Ay, mali pala, oh. Ay, buti na lang nakita ko. Kasi itong plus 3 kasi, this is ano eh, this is Saudi time eh. Naalala ko si Neta, nagpatulong pala sa akin kung ano daw yung time ng Saudi. So, ano ko lang, baguhin ko lang, no. Philippine time is 8 Taipei. So, parehas tayo ng Taipei eh. So, click lang natin para maging Philippine time na po siya. Yan. Okay? Now, so, ngayon po, kung tutusin talaga, dito sa relo ng aking computer ay alas 12 na po ng hating gabi. Nagpupuyat po ako para makapag-record lang po para sa inyo. Kaya ako nag-record ng madaling araw kasi sobrang ingay po talaga ng umaga. Ang daming manok, ang daming aso, mga kapitbahay, mga sasakyan ang dumadaan. So, I really prefer na kung pwede, madaling araw po ako mag-record. Magpupuyat po ako para sa inyo. At, anyway, part ng ano yan, support natin sa community. At, balikan po natin yung news. Kung titingnan po ninyo, tapos na po lahat. Kasi nga, Philippine time po eh. So, kung i-click ko po yung tomorrow, ibig sabihin, what will happen tomorrow, which is part of Saturday na. So, ito po yung mangyayari. Mamayang alas 2 ng madaling araw, ito po yung mangyayari. Pero anyway, kung balikan po natin yung today, which is Friday, kung balikan po natin yan, meron po mga significant news, very highly significant news, which is 3 bulls. Kaninang alas 8 ng umaga, Philippine time, si Federal Reserve Chairperson Yellen nag-speech. So, of course, dahil nagsalita siya si Yellen, possible na may movement po sa market. So kung titingnan po natin 'yan sa ating chart, kung halimbawa today, alas 8 ng madaling ng umaga, so dito 'yon. Dito 'yon kanina. Euro GBP pala ito. Baguhin ko lang. Gawin ko lang Euro USD. Tingnan natin kung ano yung changes. So ito. So, ito yung ano, yung nangyari. Nung nagsalita siya kanina,
through our active trader, naglabas ng signal active trader ng buy. So naka-epekto po 'yon. So most probably baka may significant news yung sinabi niya na naka-apekto po sa Euro USD. So kung sa ganitong situation, dahil umakyat po yung Euro, so ibig sabihin yung sinabi niya kanina most probably against sa US na currency. So ibig sabihin dahil bumaba ang dahil against sa US currency, umakyat yung Euro. Yun nga lang, this time bumawi. So kanina siguro mga hapon siguro ito, lumabas po yung arrow na red at nag signal siya ng sell. So kung kaya po bumaba yan. So eventually dahil naglabas ang ating active trader ng signal na sell, kung nag-sell ka, sumabay ka, nag-profit ka dito. So kung titingnan natin sa ating sa ating investing.com, most probably at these times nung sabihin na natin siguro around 21:30 kanina alas 9, so ito po yung ito po yung mga possible na naging reason kaya biglang bumaba ang ating market. For now, hindi ko muna ganong i-discuss ito kasi hindi naman talaga ito yung pinaka-topic natin. Bali, sabihin na lang po natin, pahapyaw lang po ito para maintindihan po ninyo na pag sinabing fundamental analysis ay we are particular on the economic calendar. Kung ano yung nangyayari sa financial market. Okay, so hopefully, ano muna kayo, cool muna tayo dyan. Kasi gagawa po talaga tayo ng mga separate videos para i-discuss po natin itong mga significant news na atin pong babantayan with regards to fundamental analysis. Kasi syempre, bilang trader, hindi lang tayo dapat fundamental analyst lang eh. Kasi dapat technical analyst din tayo. Okay, so for now, hanggang dyan lang muna yung ating usapan with regards to the fundamental analysis. Pag sinabing technical analysis, ibang approach ito compared sa fundamental analysis. Kasi wala itong pakialam kung anong nangyayari sa sabihin na natin sa economic calendar. Walang pakialam talaga ang technical analysis sa economic calendar. Kung may news man yan, nag-speech man yan si Yellen, walang pakialam ang technical analysis. Kasi yung mga technicians or sabihin na natin chartist, yung mga talagang tumitingin sa chart, sa mga indicators, tinitingnan po nila yung price movement. Which is kung titingnan po natin sa ating chart, ayan po yung price movement. So yung mga fundamentalist po, normally, they don't care kung anong nangyayari sa chart. Kasi yung mga fundamentalist, titingnan lang nila yung price eh. Halimbawa, kung mag-trade sila, magkano ba ang price ngayon? O sige, pagkatapos ng news na yan, mag-trade ako ng buy. Then after 1 hour or 2 hours, take profit ako. Ganun lang sila. Tinitingnan nila yung price lang. Pero sa mga technical analyst, tumitingin sila lahat sa chart. Dito sila nagbabase sa mga chart nila. Kung kaya naglalagay ng mga indicators, naglalagay ng mga lines, naglalagay ng mga katulad nito para ma-analyze yung possible na mangyayari sa ating mga prices. Kasi, 'di ba, sabi ko nga, yung mga candles po natin, price 'yan eh. Kaya nga tawag diyan is price action. Yan yung nangyayari sa prices ng ating currency pair, which is this is Euro USD. Kung kaya nga ang mga technical analyst ay gumagamit sila ng tools. So yung mga tools na yon ang basihan nila para mapag-aralan po nila yung supply and demand. Dahil ang foreign exchange or yung forex ay palitan ng pera sa buong mundo, so yung transferring of money from one place to another is yun po yung nagmo-move.
ng ating market. And of course, dahil ang mga technical analyst ay gumagawa ng mathematical representation, kagaya ng mga indicators na to na nagiging graph. So doon sila nag-a-analyze kung ano ba yung trend or kung saan ba tatakbo ang price, kung aakyat ba ito o bababa. So halimbawa, kung sa mathematics ay nakita nila, kagaya nitong ating active trader, this happened last Wednesday, yung indicator natin labas ng signal na buy. So ibig sabihin, kung nag-buy ka, naabutan mo ito na nag-buy ka noong Wednesday, tapos pinabayaan mo siyang nakabuy, hindi mo na-close yung iyong trade. So halimbawa, from here naabutan mo, nandito na yung price, lumabas ito, nandito yung price, nag-buy ka, umakyat yan hanggang doon. So kung ito yung current price ngayon, kung titingnan natin, so that's around 130 pips. At alam po natin yan kung magkano yan, ang 130 pips, depende doon sa trade volume ninyo. Kung magkano yung kinita mo na. So, kung halimbawa, sabi nga ni Nathan, kung gusto niya raw maging long-term trader or swing trader, kung nag-buy ka, pabayaan mo lang. Pabayaan mo lang siya, di ba? Yun nga lang, hindi mo naman kasi tiyak, di ba? Hindi mo tiyak eh, yung future eh. So, ibig sabihin, para sa akin, mas preferred pa rin na i-manage mo yung risk mo. Kasi possible, hindi naman lahat nangyayaring ganyan eh. Minsan, ganito lang eh, di ba? Bawa, nag-sell siya, babalik din, tapos nag-sell siya, tapos babalik na naman, nag-sell siya, babalik na naman. So kung tutuusin talaga, kahit na maliit lang yung travel nito, o maliit lang yung bigayan yan, pero dahil nakatrade ka ng ilang beses, di hamak na mas malaki ang kinita mo dito compared sa isang bigayan lang. Kasi nakailang trade ka eh, nakailang bagsak ka eh. Dito kasi, halimbawa, nag-buy ka rito, malay mo, hindi mo naman alam na mataas ang ano yan, di ba? Whereas dito, kahit pa konti-konti lang, sure ka, di ba? Kahit pa konti-konti lang, sure ka. But anyway, that's my, that's my personal preference, no? Kasi, unang-una, halimbawa, kung gawin ko itong 1 minute, at nung Wednesday yan, sana ba yun? Dito yun, ito yun, Wednesday. So ito yung nangyayari. Ito yung nangyayari nung Wednesday. So, diba, nag-buy ako, nag-sell ako, nag-buy ako, nag-sell ako, nag-buy ako, nag-sell ako, nag-buy. So ang dami, ang daming buy-sell. So ibig sabihin, dahil lumalabas yung ating mga arrows or may mga signal tayong nakikita at tayo po ay nag-risk dyan. So, mas malaki ang kinita natin. Kasi kung i-total mo yan, ilang pips yan, di hamak na mas malaki pa yan sa 100 pips. Diba? Bawa, measure natin. Ito na nga lang, measure natin. Dito pa lang, 36 pips na eh. O, dito. O, 24. I-add mo yan. Diba? Nasa 60 na. O, ito pa. Ito pa, hanggang dun. So, ibig sabihin, bilang scalper, para sa akin, mas profitable siya kung scalping yung ano mo, yung approach mo sa ano, sa yung mga trades. Gaya nito, dito kasi kapag ka nasa 5 minute ka using our active trader, nakadalawang signal lang yan. Pero kapag ka ginawa mong 1 minute yan, di hamak na maraming opportunity yan. Diba? Papunta doon. Tapos akyat. Baba, akyat. Diba? So, ganun siya. Ganun po yung the more na mas mababa or
lower yung time frame mo, the more na may magagandang signal. Pero kung long-term trader ka, bawa, good for 2 or 3 days yung trades mo, pwede ka mag 15. Bawa, ito, nag-buy ka, hanggang dun. Yun nga lang, you don't know what will happen, di ba? Kahit nag-buy ka, you don't know what happened, hanggang kailan. Pero, kung ano, kagaya yan, nasa 200. Di ba? Ang laki kaya niyan, 200 pips. Kung yung trade mo dyan is ano, one lot, that's $2,000. Tatlong araw. Di ba? Kung may enough kang equity, nag one lot ka, tatlong araw, meron kang ano, meron kang 2,000 dolyar. Okay? So, ganun po kaganda ang forex trading, lalong-lalo na doon sa mga taong ano, they could afford to invest ano, much bigger ano, equity. Kasi syempre, nag-invest ka na rin lang kung ma-afford mo man yung ano, malaki. So, di hamak na mas ano yun, mas advantage 'yon. At syempre, ano yan eh, may ano yan eh, may directly proportion yan eh. Kung maliit yung puhunan mo sa business, don't expect na malaki yung kikitain mo. Kung malaki ang puhunan mo, dapat mag-expect ka na dapat malaki yung return sa iyo. So ganun lang 'yon. Ganun talaga. Kapag nag-invest ka, nag-risk ka, pag malaki ang risk mo, normally malaki ang return dapat. Okay, kaya nga tayo nag-aaral ng forex para doon natin i-apply yung ating mga natutunan. Okay, yan po ang ating parang sabihin na natin introduction ng ating dalawang school of thought para mag-analyze ng market, which is fundamental analysis at technical analysis. At una kong i-discuss siguro sa susunod nating video ay yung technical analysis, at bibiyakin po natin yung technical analysis na yon. Paano ba tayo, ano ba yung tamang approach o paano ba natin gamitin ang technical analysis na maging favorable doon po sa ating mga trades. Okay, so marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa ating videos. Again, huwag po kayong mapagod na mag-aral. Kasi unang-una, yung effort ninyo na ano, na nag-aral kayo, kayo rin naman ang mag-benefit, hindi naman ako. Nagkataon lang talaga na bilang isang forex enthusiast ay natutuwa ako sa ginagawa ko, lalong-lalo na na may mga nagpa-participate sa ating trading community sa Facebook page. Masaya na po ako doon. At sabi ko nga, kung kayo po ay nag sign up sa ating broker, inform nyo ako, huwag po kayong mahiya na i-message ako. I-PM nyo talaga ako. I will surely ano, answer your ano, your inquiries. Alright, at nasusunod na lang natin ng mga video. As promised, gagawa ako ng a deeper discussion doon po sa mga topic na to. Especially ito, kasi analysis ito eh. So, napakahalaga talaga nito. Again, maraming salamat. At magkita-kita tayo muli sa susunod na video. Huwag po kayong mapagod na mag-share, ibahagi sa inyong mga friends ang ating mga videos. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. At i-like nyo po ang ating Facebook page. Hanggang sa muli po, ito po si Max ng Rich Dad PH.